Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Ako'y nagbabalik para tulungan kayo sa inyong mga math lessons. Ang lesson natin for today ay integral and zero exponents. Just keep on watching! Hello mga anak shes! Welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Good day everyone! First, i-recall muna natin kung ano ang mga laws of exponents. Ang una, product of a power. Sa product of a power, it states that a raised to m times a raised to n equals a raised to m plus n. Kung mapapansin ninyo, ang base nito ay pareho at yung exponents ay inad lang. For example, x raised to 5 times x raised to 3, pareho sila ng base na x. So, ibig sabihin, x lang, then 5 plus 3 is equal to 8. So, the final answer is x raised to 8. Ang susunod naman ay quotient of a power. Dito naman, a raised to m divided by a raised to n equals a raised to m minus n. Ibig sabihin, kapag nagdi-divide tayo ng parehong base, isubtract lang natin yung mga exponent. For example, a raised to 10 over a raised to 6. Ang gagawin lang natin, pareho naman sila ng base, so a, then subtract the exponent. 10 minus 6 is equal to 4. So, the final answer is a raised to 4. Ang susunod naman na laws of exponents ay power of a power. Dito naman, the quantity of a raised to m to the power of n is equal to a raised to m times n. For example, x raised to 4 to the power of 2. Ang gagawin lang natin dyan ay imumultiply natin yung power nila. So, x raised to 4 times 2 is equal to 8. So, the final answer is x raised to 8. Ang susunod naman ay power of a product. Dito naman, the quantity of AB to the power of M is equal to A raised to M times B raised to M. For example, meron tayong 2x squared to the power of 3. So, ang gagawin daw natin dyan ay i-distribute natin yung power sa bawat coefficients. So, magiging 2 raised to 3, x squared raised to 3. Then, simplify. 2 raised to 3 is equal to 8. Then, x squared raised to 3, applying the rule of power of a power, magiging x raised to 6. Kasi 2 times 3 equals 6. 2 raised to 3 equals 8. Ang susunod naman ay power of a quotient. The quantity of A over B to the power of M equals A raised to M over B raised to M. For example, meron tayong quantity of 2 over X to the power of 2. I-distribute natin yung power dito sa loob ng quantity. So, ito magiging 2 raised to 2 over X raised to 2. So, the final answer is 2 squared equals 4. X times X equals X squared. So, the final answer is 4 over X squared. Okay, so kailangan natin tandaan itong mga to dahil ito ang makakatulong para malaman natin kung ano ang zero and integral exponents. Ngayon, ano nga ba ang zero exponent? By definition, for any variable or real number A except 0, A raised to 0 equals 1. Ang ibig sabihin niyan, lahat daw ng variable or any real numbers maliban sa 0 ay equal to 1. Okay, lahat ha ng number or variable except 0 na may exponent na 0 ay equal to 1. Ngayon, paano nangyari yon? For example, isimplify natin ang expression na to. A squared over A squared. So, gagamitin natin yung quotient of a power. Diba, sinabi ko kanina, kapag may parehong base, isusubtract lang natin yung exponent or yung power. So,
A, 2 minus 2. The final answer is A raised to 2 minus 2 equals 0. So, A raised to 2 over A raised to 2 equals A raised to 0. Maliban sa paggamit ng quotient of a power, pwede natin gamitin yung elementary math na tinuro sa atin. Any non-zero number or expression divided by itself is equal to 1. So, di ba tinuro sa atin ng elementary, lahat ng number or expression divided by itself is equal to 1. Using the transitive property of equality, A raised to 0 is equal to 1. Kasi kapag 0 raised to 0, ibang usapan na yan at ituturo ko sa mga susunod pang mga topics natin. Para mas maintindihan ninyo, syempre meron tayong mga examples. Example number 1 is 100 raised to 0. Okay, so simple lang yan. 100 raised to 0, lahat ng number raised to 0 ay equal to 1. Another example, 100x raised to 0. Ngayon, meron nang kasama yung 100 na variable. Alin dito ang power of 0? Yung x raised to 0. Hindi kasali yung 100. So, isimplify muna natin ito. Magiging 100 times x raised to 0 equals 1. So, the final answer is 100 times 1 equals 100. Okay? Another example is the quantity of 100x raised to 0. Dito naman, kung mapapansin ninyo, nasa loob ng parenthesis yung 100x. Raised to 0. Ibig sabihin, lahat ito ay to the power of 0. So, ang magiging sagot nito ay 1. Number 4, the quantity of x raised to 0 plus 5 times the quantity of x plus 5 to the power of 0. Unahin muna natin ito. So, alin dito ang naka-raise to 0? Yung x. So, isimplify muna natin. Magiging 1 plus 5. Dito naman, ano ang naka-raise to 0? So, lahat ito naka-raise to 0. Ibig sabihin, ang value nito ay 1. So, the final answer is 1 plus 5 equals 6 times 1 equals 6. So, the final answer is 6. Okay, another example, 6 times the quantity of xy to the power of 0. Alin dito ang naka-raise to 0? Yung x at y. So, hindi affected yung 6. So, isusulat natin yung 6. Ang magiging value na nito ay 1. Then, the final answer is 6 times 1 equals 6. Okay, another example, number 6. 3m times the quantity of n minus p to the power of 0 over 3m raised to 0. Unahin muna natin isimplify yung mga variables or numbers na naka-raise to 0. Naka-raise ba ang 3m? Hindi. 3m pa rin siya. Next, alin dito ang naka-raise to 0? Yung n minus p. Lahat yung nasa parenthesis, ibig sabihin ito ay magiging 1 na. Over 3m raised to 0. Alin dito ang naka-raise to 0? That is m. So, matitira yung 3. Then, ito magiging 1. Then, simplify natin. 3m times 1 equals 3m over 3. Then, simplify. 3m divided by 3 is equal to m. Kasi makakancel na yan. The final answer is m. At ang last example natin ay 1 million raised to 0. Okay, so ano ang value ng number kapag naka-raised to 0? That is equal pa rin siya sa 1. Kasi all real number A except 0 raised to 0 equals 1. Proceed naman tayo sa integral exponent. An expression has an integral exponent if the exponent is either positive or negative integers. So, ang unang rule natin ay A raised to negative n equals 1 over A raised to n. So, ang gagawin lang dito ay kukunin lang natin ang reciprocal nito. Mapapalitan ng positive na exponent. Dito naman,
kapag ang exponent ay nasa denominator, kukunin mo lang din yung reciprocal niya, then magiging positive yung exponent. Bigyan ko muna kayo ng example dito sa nauna. 5 raised to negative 2. Okay, so kukunin lang natin yung reciprocal ng may negative na exponent. So, ang reciprocal ng 5 raised to negative 2 ay 1 over 5 raised to 2. Naging positive na yung exponent dahil yun ang rule natin. Another example is 4x raised to negative 2. Alin dito ang merong negative exponent? Yun ay yung x raised to negative 2 lang. So, yun lang ang kukunin natin ng reciprocal. So, ano nga ba ang reciprocal ng x raised to negative 2? That is 1 over x raised to, gagawin na nating positive yung exponent. Okay, so para hindi kayo malito, ihiwalay muna natin yung 4. And then, kunin natin yung reciprocal nito. That is 1 over x raised to, positive 2 na kasi magiging positive na yung exponent. Then simplify, 4 times 1 equals 4 over x squared. So this is the final answer. Another one, paano naman kapag y raised to negative 7? So kagaya lang din ng ginawa natin, ano ang reciprocal nito? That is 1 over y magiging positive na yung exponent. So the final answer is 1 over y raised to 7. Another one is a raised to 5, b raised to negative 2. Ngayon, alin dyan ang merong negative exponent? That is b raised to negative 2. Ngayon, mag-i-stay lang si a raised to 5 dun sa numerator. And then, get the reciprocal yung merong negative exponent. That will be 1 over b magiging positive na yung exponent, magiging positive 2. Then simplify, a raised to 5 times 1, that is a raised to 5 over b squared. So this is the final answer. Another one, quantity of 2x raised to negative 1. Dito naman, alin dyan ang merong negative exponent? So lahat itong expression na to. So, ano ang reciprocal ng 2x raised to negative 1? That is 1 over 2x raised to 1. Or, simply, 1 over 2x. Now, proceed naman tayo dito sa may negative exponent sa denominator. So, for example, 1 over a raised to negative 3. So, ang mangyayari dyan, kukunin lang natin yung reciprocal nito. Ano ang reciprocal nito? Magsiswitch sila ng position. Ito, magiging numerator. So, that is a raised to negative 3. Pero ang rule natin, magiging positive na yung exponent niya. So, magiging a raised to 3. Another one, 1 over 5 raised to negative 2. So, kukunin lang natin yung reciprocal nito. Anong reciprocal niya? That is 5 raised to positive 2 na. Then, simplify 5 raised to 2, that is 25. Another example, number 8. 2 over 5x raised to negative 2. So, alin dito ang merong negative exponent? Yun ay yung x raised to negative 2. So, mag-i-stay lang yung 2 over 5. Then, get the reciprocal of x raised to negative 2, that will be, and magiging positive na yung exponent, that will be x raised to 2 over 1. Then, simplify. 2 times x squared, that is 2x squared over 5. So, this is the final answer. Another one, combination na to ng rule natin. What if, ganito, x raised to negative 3 over y raised to negative 7. So, ang gagawin nyo lang dyan, ibababa nyo lang yung numerator at magiging positive yung exponent. Then, yung denominator naman, yung denominator itataas natin, magiging positive yung exponent. So, magiging y raised to 7 over x raised to 3. Okay.
Okay? So, what if naman kapag ganito? Pag nagsasagot tayo ng ganitong problem, di ba, nagsusubtract tayo ng exponent. Pero dito, pwede natin i-apply itong mga rules natin. So, mag-i-stay na lang yung larger exponent doon sa position niya. So, dito, x squared over x raised to 7, mas mataas yung x raised to 7, mag-i-stay siya sa denominator, then subtract the exponent. 7 minus 2, that is 5. Dito naman, mas mataas yung 9 sa 5. So, mag-i-stay siya sa taas, sa numerator, 9 minus 5, that is 4. Okay, so, kalimutan kong isimplify ng number 1. So, 1 over 5 squared is equal to 1 over 25. So, the final answer of number 1 is 1 over 25. Thank you! Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana marami kayong natutunan sa video na to. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at share nyo na rin sa mga classmates ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!